Ngayon, 10 bad habits ng mga seniors o yung mga edad 50 pataas na hindi natin napapansin, 'di ba? Pag tumatanda tayo, itong 10 tips na napakahalaga, itong mga dapat na iiwasan natin. Tingnan natin ha, tingnan natin kung ilan po ang guilty dito. Number 1, pag nagkakaedad, nagiging mas sedentary tayo. Lagi na lang nakaupo, hindi na tayo gumagalaw, hindi katulad nung bata pa tayo. Yan po nagiging problema. Meron pong pag-aaral yung mga taong laging nakaupo sa matagal na panahon, mas mataas yung heart disease, mas nagkaka-diabetes, laging nakaupo, mas nagkaka-cancer, laging nakaupo, at mas maaga na mamatay. Maraming problema pag laging nakaupo. Minsan sa trabaho nyo, 6 hours nakaupo, di ba? Yung likod, masakit. Yung tiyan, lalambot. Yung paa, pwede magmanas. Maraming may problema, pati sa baga, nahihirapan din. So, ang maganda po, hindi maganda yung 6 hours na kopo tapos mag-exercise ka sa gabi. Kailangan buong araw, medyo galaw-galaw para hindi pumanaw. Hinahabol nga natin yung hindi na 10,000 steps eh. Pag senior na kayo, pwede na 4,500 steps na lang o kung ilan ang kaya mong steps. So, huwag lagi nakaupo, number one. Number two, problema sa mga nagkakaedad, unti-unting tumataba. Diba? Unti-unti, hindi natin napapansin. Bawat taon, we gain 2 pounds, 3 pounds. Pagkaranas 10 taon, tumaba na tayo ng 20 pounds. Diba? Mas tumatanda, mapapansin nyo, lumiliit na muscle natin. Lumiliit yung muscle, dumadami yung taba. Mas humihina yung katawan. So, kailangan natin konting exercise, yung mga weight bearing, kahit light weights lang, kailangan natin yan. Walking, napakahalaga. Mas maraming protina kakainin, hindi pwede puro kanin lang kakainin natin. Para at least hindi tayo mag-gain weight at malakas pa rin yung muscle natin, pati yung buto. Number 3, bad habit ng mga nagkakaedad, hinahayaan natin yung katawan nating manghina ng manghina. We allow our bodies to weaken. So, hindi natin na maintain yung katawan natin. May kasabihan nga sa medisina, use it or lose it. Eh. Pag hindi mo ginamit yung katawan mo, eh, hindi mo na magagamit. But, paano natin pinapahina yung katawan natin? O, hindi tayo kumakain ng masustansya, hindi na naglalakad. Kulang sa check-up, di ba? At least yung mga minor na sakit natin pag nagkakaedad, ayusin na. Kung mata malabo, ayusin. Pag tenga barado, ayusin. Pag ipin may sira, ayusin na. Kung katawan masakit, maaga pa, leeg, likod, maayos na. May mga massage, may mga physical therapist, rehab medicine doctor na aayusin habang maaga pa. Bago masira ang tuhod, bago mag-knee transplant o mag-hip transplant tayo, maaga pa ayusin na. Huwag pabayaan yung katawan. That's number 3. Number 4, huwag natin pabayaan yung utak natin na manghina ng manghina. Hinayaang humina ang utak. Ano bang ibig sabihin nito? Marami kasi, pag nag-retire, ayon sa pag-aaral, alam ko yung iba gustong-gusto mag-retire. Pero alam nyo ba, marami sa nagre-retire, biglang nanghihina yung utak. 40% makalimutin na, hindi na makaisip. Paano wala nang ginagawa? Unlike nung may trabaho pa sila, di maraming may boss, kailangan mag-isip. Para gumana yung utak, sabi ko nga, use it or lose it. Kailangan isip ng isip, aral ng aral ng bagong bagay. Laging may ginagawa. Kasi oras na wala ng input sa utak, makakalimutin na, ulyanin na, dementia na, mamaya mahina na yung utak. Mas marami pong komplikasyon. Number 5, bad habit na baka hindi nyo alam. Pag tumatanda, baka marami guilty dito ah, unti-unting nag-a-isolate sa friends at nag-a-isolate sa family. Umiiwas na sa kaibigan, umiiwas na sa pamilya. Bakit? Siguro mas depressed, mas may sakit, mas galit, o mas matanda na, o may takot, fear of death, hindi na masaya. So, alam niyo po, ano pinakamagandang payo ng mga centenarians? Yung mga taong lumampas ng 100 years old, ang pinakapayo nila, pampahaba ng buhay, yung maganda relasyon mo sa pamilya at kaibigan. Yun daw pinakamasaya sa kanila. So, yung mental health and physical health, napakahalaga.
kung marami kang kaibigan, okay ang relasyon mo sa pamilya mo, mas healthy sila, mas malakas, mas hindi depressed, mas hindi mataba, mas mababa yung blood pressure. Yun na nakikita nila sa pag-aaral. So, ang dami pala talagang benefits sa pag-maganda yung relasyon. Number 6, huwag kakalimutan yung healthy diet. Marami kasi pag tumatanda na, kung ano-ano nalang kinakain. Alam nyo naman mga healthy, di ba? Mga gulay na gusto natin, konti lang mantika, di ba? Less food. Pag mas matanda, mas konti kakainin. Less food, longer life. Magugulat kayo. Mas payat, mas mahaba buhay. Mas konti kakainin, mas mahaba buhay. Kasi nasosobrahan natin eh. Nung lumang panahon, konti lang sila kumain. Ngayon lang eh, lahat meron na. So, moderation in everything. Pagdating sa diet, pag tumatanda na, no drastic changes. Walang biglang ikot sa diet. Biglang pagising mo na lang sa umaga, may napanood ka, sinabi mo sa sarili mo, kunwari, ayoko na ng itlog. O sasabihin mo sa sarili ko, gusto ko 5 itlog araw-araw. Walang ganon. Kung ano yung dating gawain mo, ganun lang. Huwag mo masyado baguhin. Ayaw ng katawan natin ng binabago. Kita mo, sasakit ang tiyan mo, magkakaproblema pa. Moderation. Konting itlog, konting gulay, konting isda. Moderation in everything. Huwag gigil sa isang bagay lang. Okay? Number 7, bad habit. Yung malakas pa rin uminom ng alak. Ito yung mga bisyo. Siyempre, pag may edad na, mas mabilis na lumaki ang tiyan, marami ng calories, sobra daming alak, masama sa atay, pwede mag-liver cirrhosis, pwede magka-problema sa utak. Kung gusto niya talaga ng red wine, isang basong red wine in a day, okay lang naman, isang maliit na baso, wala namang kaso. Pero kung hindi kayo umiinom, mas maganda umiwas. Number 8, bad habit, yung mga naninigarilyo pa rin. Okay? Senior citizen na naninigarilyo, hindi, very high risk po yon, lung cancer, heart disease, 'di ba? Alam niyo naman po mga problema nito. Number 9 ito ah. Number 9 bad habit ng mga seniors na hindi niyo alam, you manage stress badly. Ibig sabihin, pag tumatanda kasi marami talagang stress sa buhay. Anong mga stress? Syempre, maraming sakit. Hindi lang ikaw magkakasakit. Nakakalungkot yung mga classmates mo. O nabalita mo na lang, classmate ko namatay, classmate ko na heart attack, classmate ko nagka-cancer, ganyan-ganyan. Magugulat ka na lang. Paedad na paedad, pakonti na pakonti yung classmates. So nakaka-depress eh. Magulang, nawawala. Diba? Sa pagka-edad natin, misa pati yung asawa. So yung takot natin, plus yung sakit natin, plus yung ang dami natin iniisip, di ba? Unlike kung bata ka, haba pa ng buhay ko, okay pa sa'yo. So, depression papasok. Yung pag-adjust sa life natin. Ang masasabi ko lang, syempre pag senior, mahina talaga yung katawan. Mas mahina, hindi kasing lakas. Di ba? Marami ka na hindi magagawa. Huwag tayo mag-focus doon sa bagay na hindi mo magawa. Hindi ka na maka-jogging ngayon, hindi ka na maka-basketball ngayon. O hindi ka na maka-bend, hindi ka na maka-bend ngayon. Pero, mahina nga yung katawan mo, pero marami ka pa naman magagawa eh. Kung kaya mo pa rin maglakad, magsaya, o makatulong, and babawiin mo sa experience mo. Since matagal na tayo sa mundo, more experience, mas stable na dapat yung utak. Hindi katulad ng kabataan, masyado mainitin ang ulo. Diba? Biglang bugso, gawa nito, tapos mamaya ayaw, very risky behavior. Mas matanda, mas may wisdom, mas strong yung utak, dapat mas kalmado. And number 10, bad habit na baka hindi nyo alam, kulang sa tulog. Okay, napakahalaga pa rin ang pahinga. So, hindi lang sa tulog, safety tips pag natutulog. Pag may edad, pwedeng matumba, diba? Ihi ng ihi sa gabi, kailangan may konting ilaw. Kailangan maganda na yung tsinelas mo na stable, na hindi ka babagsak, di ba? Ako, pag natutulog ako, lagi ako may tubig sa tabi, may saging akong baon lagi sa tabi. Lagi ako may saging, may tubig kasi may GERD ako eh, may gastritis. Pag gumising ako ng alas 3 ng madaling araw, kumukulot siya ko, kain ng konting saging,
konting tubig. So, meron tayong pupuntahan. So, yun lang po. 10 tips. Sana po nakatulong itong tips natin. Simple lang siya, pero sa akin, very important. Sana po nakatulong to, share natin sa ating kapatid.